Ang total floor area po nito is 30 square meters. Para mas ma-appreciate nyo po yung ganda ng kanyang balcony, ayan po. Imagine po yung pa-corner po ng bubong, meron pa siyang pa-pin lights doon, no? Diba? Pwedeng-pwede na mga ka-viewers, oh. So, sa mga on-site na ginagawa po namin, so unang-una... Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo ngayon? Ay nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog for today's video. Yung nire-request po ninyo ay nandito na. Ito po yung tinatawag nilang on-site po na modern bahay kubo. So, lagi may nagtatanong, Sir Billy, ba't yung bahay kubo na pinifeature nyo walang CR, walang kusina? So, ngayon, ito, meron na akong ipapakita sa inyo. So, kompleto na po ito. Meron siyang sala and may dalawa siyang kwarto. Tapos po mga ka-viewers, nakaka-proud no kasi yung last nating vlog po ng mga bahay kubo na karating tayo yung San Carlos, Pangasinan. Ngayon po, another San Carlos bahay kubo maker po itong ipapakita ko sa inyo, no? Ngayon po, bago tayo mag-start, mag-tour dito, kung bago lang po kayo napadpad sa aking channel, huwag nyo na pong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kayo updated sa aking ma-upload na videos. So ngayon tara, libot na po tayo dito. So, let's go! Ito po mga ka-viewers, ang total floor area po neto is 30 square meters. So, ang owner po ay si Woman. And syempre mga ka-viewers, na-miss nila yung gantong vibes. Kaya ganito pong design ng bahay ang kanyang pinagawa. So, kung napapansin niyo po, pinataasan niya yan para at least yung ilalim po ng area ay magamit, pwede paghigaan, o kaya po syempre pag may events, ayan, magagamit ilalim. Para po sa taas po ng kanyang pinaka-poste, ito po ay nasa 6 feet po mga ka-viewers, no? Then yung kanyang pinaka-poste, ito po ay konkreto na po yan. Tapos po mga ka-viewers, ayun, winnowed look paint po para bumagay po dito sa modern bahay kubo. Tapos po mga ka-viewers, syempre, meron na rin yung downspout. Ayan, tapos kung napansin nyo po mga ka-viewers, yung ginamit na bubong is long span po na kulay pula. And mga ka-viewers, nagulat lang ako at natuwa. Imagine po yung pa-corner po ng bubong, meron pa siyang pa-pin lights doon, no? So para talaga mas lumabas yung ganda ng bahay kubo pag gabi. And ang kanya pong ceiling is high quality po na plywood ang ginamit. Para po sa modern bahay kubo na ito, package na din po ng pinagawa ng owner. So lahat po na makikita ninyo kasama na. And ito pong kanyang pinaka-railings, gawa po yan sa bamboo. Tapos dito sa pinaka-front, syempre, meron pong nilagay na pendant light. So ganito tayo para mas lalo niyo ma-appreciate yung ganda ng bahay kubo. Tapos ito naman yung pinaka-side view niya. Ayun. Ito naman po mga ka-viewers yung pinaka-back view, no? Dito ko napapansin niyo po, yung sliding window niya is reflective na po yung pinaka-glass. Then white po yung brace. Aluminum po yan. Ang pinaka-wall po nito is bamboo and treated na po ito ng anti-bukbok and naka-varnish na po yan. Tapos po mga ka-viewers, kung napansin nyo po sa ilalim ng kubo, since elevated siya, ito po ay good lumber ang ginamit. And ito po para sa flooring is marine plywood po yan. And now mga ka-viewers, syempre since mataas po ang modern bahay kubo, meron ditong hagdanan. So ang kanya pong railings ay syempre gawa din yan sa bamboo. And ito namang pinakahagdanan, ang ginamit po ay 30 by 60 po na tiles yan. And nilagyan po yun ng tile trimmer para hindi naman po ganun kadulas pag po nababasa ng ulan. So dito po sa pinaka-front, meron siya dito nakapakaluwag na balcony. So balcony natin dahil nasa taas siya, no? So ito po. Ayan. Yung ceiling. And mga ka-viewers, para naman dito sa flooring, ang ginamit po is vinyl po ito na 30 by 30. So woodlock din para syempre, ada doon pa rin yung vibes nung bahay kubo. Tapos mga ka-viewers, ito na po yung ceiling. Mga pin lights yan. Nakalagay na po dyan. And ito naman po yung pinaka-wall. So mga ka-viewers, kung magpapagawa kayo, syempre, meron din yan decor. Gaya po nito, diamond. Ayan. Para mas ma-appreciate nyo po yung ganda ng kanyang balcony. Ayan po. Napakaganda, no? And ito naman po yung other side ng balcony. Mga ka-viewers, included na rin pala sa package pa nagpagawa kayo ng ganito yung electrical wiring niya, no? So, gaya niyan, may switch dito para sa mga ilaw. Tapos yung top view po ng hagdanan, ayan.
So kung napansin niyo po, may mga debris pa kasi kaka-turnover lang po ng bahay, kaya may mga ayusin pa po. Alam niyo mga ka-viewers, habang nagtutour tayo dito, sayang no, bigla po nagka-brown out, kaya kung gusto ko man po ipakita talaga sa inyo yung ganda ng mga ilaw nila, hindi natin mapapakita sa vlog. Pero mga ka-viewers, maliwanag pa rin naman, ma-appreciate niyo pa rin po yung ganda na itong modern bahay kubo. Itong main door niya mga ka-viewers is swing type po ito, napakaganda. Kaya pag in-open po is, ayun, pwede po natin pakita. Ayun mga ka-viewers, so, natifix lang yan, hindi na siya bumabalik, unlike kung ipupush natin no. So, thank you po, sir. Ngayon po, pagpasok, syempre, meron po ditong mini sala, same flooring po, vinyl sa balcony, vinyl din po dito sa loob. Ito po, meron na siyang TV cabinet dito, then, pag naglagay siya ng flat screen TV, ito na po yung magiging background. Bali, ito po ay plywood, then, pininturahan po ng marble look para may effect. High ceiling na din yan mga ka-viewers, so kung naghahanap kayo, ay baka mainit, hindi naman po ganun kainit kasi mataas po ang pagkakasiling yan. Pero syempre, mas okay pa din kung mag-aircon. Tapos po mga ka-viewers, itong ceiling niya, gawa din po yan sa plywood and pininturahan na po yan ng white. So, interior paint po, lahat-lahat, color white po ang ginamit, no? Kasama na rin po itong mini kitchen. So, meron na yan sink, single sink, tapos po dito pwede maglagay ng stove. And syempre, bibili na lang po si owner ng range hood para po at least may lalabasan yung amoy po na niluluto niya. Tapos po, included na rin yung cabinet dyan, yung hanging cabinet, and yun sa baba. And syempre, pinamarble look din po yan ng owner para naman terno sa kanyang background ng TV. And even po sa ceiling, kung napansin nyo, meron din po yung na marble effect. Ayan. Tapos mga ka-viewers, no, yung sa taas ng hanging cabinet, pwede pa siyang gawing storage. Pwede pa magpatong dyan ng mga gamit din. Nakakatawa naman. Tapos po mga ka-viewers, ito meron na rin siyang sariling bathroom. And para naman sa pintuan, ito po ay aluminum white coated. So naka-tiles na po, included na rin po sa package yan. So ito po 30x30 saka 30x60 po para sa wall ang ginamit po na tiles. And syempre marble look pa din. So kasama na rin po itong toilet bowl and even po yung shower. Ang cute no? Ito yung pinaka-ceiling ng CR. Tapos mga ka-viewers, ayan, gantang angle tayo para mas ma-appreciate natin. So dito po may mga ayusin pa kasi kaka-turn over lang po talaga nitong bahay kubo. Since naipakita ko na po sa inyo yung bathroom, yung pinaka-sala po nito, bale dito po mga ka-viewers yung pintuan na nakita ninyo, bedroom po yan no? So meron siyang dalawa. Ito po yung isang bedroom, tapos yung isa naman ay tinatawag po nilang attic bedroom, mamaya papakita ko sa inyo. Anyway mga ka-viewers, para po sa pinaka-door nito, ang ginamit po is panel door po yan na mahogany. So ito po si bedroom number 1. So medyo madilim lang mga ka-viewers ha, kasi talagang brown out. Ayun po. So same flooring, vinyl po yan, and ito yung ceiling. So dito meron siyang pinaka-ilaw na napin lights. And dito pwede maglagay ng bed. Tapos meron na siyang dalawang window. Tapos, ito kasi yung wall na to, hagdanan po sa likod yan. So ginamit yung space para pwede paglagay ng mga pillow, ganyan, or kung ano-ano man. Ayan. Gantang angle tayo para ma-appreciate nyo si bedroom number 1. So mga ka-viewers, ayan, trinayin natin si bedroom number 1. So talaga po ang height ko is 5'10". Since ito po talaga ideal na mga gantong bahay is tiny house, syempre tayo mag-a-adjust. Pero since custom made po ito, gumagawa naman sila kung gusto niyo mas mataas yung ceiling. Kasi nakadepende rin po yan sa height. Syempre kung 6-footer kayo, mas okay mataas. Pero since yung owner po ay mga siguro 5'5 or 5'4, pwede na sa kanya ito. Ayun. So mga ka-viewers, maluwag, pwede na. And ito pwede rin itong lagyan ng aircon. So dito pwede ilagay aircon para presko. Tapos syempre mga ka-viewers, yun, si owner na yung magpapagawa ng para doon. Since tapos na po tayo kay bedroom number 1, dito tayo kay bedroom number 2. Pero bago tayo pumasok, meron na po dito nakaabang na outlet niya para sa split type aircon dyan. Kaya ayun po, pwede na magpalagay yung owner agad-agad na split type para presko sa loob. And yung kwarto, pwede naman pong window type, pero kung kaya na yung split type, kahit yun na lang, tatagos naman po yung lamig dyan, basta open yung door, no? Anyway, tara, pasok tayo dito. Ito po yung tinatawag nilang
attic bedroom kasi po mga ka-viewers talagang napansin niya may hagdanan na po. Yan. And ito na po mismo direct sa higaan. Ah, wow, may kama. So may natutulog na dito. Galing naman. Ang cute. Ayun. Nakakatuwa, no? So vinyl din po ang pinaka flooring neto. And two people po ang pwedeng makahiga na dito. And ang mga ka-viewers, syempre, para ma-appreciate nyo din po yung ganito klase na bahay, tatry natin yan. Kaya nagpa-video tayo, no? Again, mga ka-viewers, ha, height ko po is 5'10". Kaya po kung ano, nagwa-wonder kayo, pwede po natin palakihan yung space para po sa ikakaginhawa natin. Pero kasi nga po, ididepensa ko lang sa inyo, tiny house po ang tawag dito. Kung ano lang po yung gusto ng owner na ilagay na gamit, minimalist ganyan, yun lang talaga. So, tara! So, ito po. Oops, ayun. So, ayan mga ka-viewers, ganun lang po. Oh. As in, ganyan. Ayun. Diba? Pwedeng-pwede na mga ka-viewers, so. Magugulat kayo kung magkano budget ng gantong bahay. Kaya kung meron kayong budget na ganun, pwedeng-pwede na kayong magkaroon ng sarili ninyong bahay. Wala na kayong problemahin monthly kasi sa inyo na yon. Basta meron na kayong loteng pagtatayuan. And ayan po mga ka-viewers, yung furniture po natin na 30 square meters po na modern bahay kubo. So ang presyo pong inabot neto kung nagwa-wonder po kayo is 680,000 po. And yung 680,000 naman na ganito, pwede rin po yan tumaas kung magtataas po ng presyo yung mga materials syempre. Ngayon po mga ka-viewers, pupunta na naman tayo sa San Carlos dahil meron pa tayo dun ituturn na bahay kubo din. And ang mga ka-viewers ay nakarating na po tayo ng San Carlos kung saan po talaga ginagawa ang mga modern bahay kubo. And now ay kasama din natin si Sir Will. Hello mga ka-viewers. Ng Will Ed Bahay Kubo para i-share sa atin kung paano po ba ang proseso ng on-site na paggawa po ng modern bahay kubo. Sir, meron po ba kayong jacket? Ay, meron. Hindi, joke lang. Kasi, sir, paano po ba yung proseso pag po plano ng mga viewers natin magpagawa sa inyo ng on-site po na modern bahay kubo? So, sa mga on-site na ginagawa po namin, so unang-una, in-ocular inspection muna namin yung site. Kailangan namin puntahan para ma-check namin kung yung site. Kasi yung mga ibang kliyente po kasi, iba-ibang size yung pinapagawa nila. Like yung ginawa namin doon sa mga Tarampangisanan. So, ang original na usapan namin doon is 13x20. So, yes. Malaki naman yung space. So, nabago yung size. Kaya, mas pinalakihan nila ng konti. For example, nakita nyo na yung site, nakapag-ocular na kayo, and napag-usapan nyo na yung magiging laki ng bahay kubo niya. Paano yun, sir? Free lang po ba yung pag-visit nyo doon? Yes po, free po. Any area ng part ng Pangasinan po. Pero, sir, pag... lumagpas na po ng Pangasinan. Home service charge po doon, sir. Home service charge opo, for the opo. Ocular. Yes. Tapos, po. Pwede naman silang mag-send din sa inyo ng lot area nila para yes. Di na kayo mapagod. Pwede naman po. So, mga ka-viewers, nalinawin ko lang po kung ayaw nyo naman po gumastos ng home service charge at alam nyo naman po ang sukatan yung lupa, pwede nyo na rin po i-message sa kanila. Pag nakapag-ocular na po sila, ang next po is planning po para sa design ng inyong ipapagawang kubo and magkano yung magiging presyo nun. Kung ano po yung napag-usapan doon sa contract, so lahat naman po na inclusive doon sa bahay kubo, so lahat yun naka-indicate po doon sa contract natin. So wala naman mga hidden charges? Wala na po mga hidden charges po. Ilang buwan naman po ginagawa yung home service po ninyo or on-site po na modern bahay kubo? Pag yung sa modern bahay kubo po natin kasi, like yung ganun sa mga taram, kung ganun kalaki. So, abutin po siya ng 2 months po. 2 months din? Yes, 2 months. Pero pag mga malalaki pa, mostly? Siguro abutin ng mga 3 months, mga ganun po. So mga ka-viewers, ipa-flash ko din sa inyo yung mga nagawa na ni Sir Will Ed at ng kanyang team para at least ma-idea kayo kung gano'n po kapulido at kagaganda ang mga gawa nila. So ito po isa sa nagawa nila, 13 by 20 feet, on-site built po ito with one room, balcony, comfort room, sink and cabinet, tapos 600k po yun. And ito pa po yung ibang nagawa nila and 450,000 po yan. Open naman tayo kung meron kayong sariling design, so yun na lang po yung susundan namin. Kahit gano'ng kalaki, kaya ng Will Ed gawin yan. Sa kung anong request nila? Yes, kung ano po yung request nila. Sir, kunwari na turn over nyo na sa kanila yung ano yung kubo, since home service siya, ngayon yung owner, after 1 month or 2 months, even 2 weeks, meron siya nakita ng something sa gawa po ninyo. Meron po ba kayong tinatawag na service warranty? Dito naman po sa Will Ed Bahay Kubo, so upon turnover po ng bahay kubo natin, so sinisigurado po natin na lahat malinis yung gawa natin. Kumbaga meron tayong quality control sa lahat ng mga
dinidispose namin. So, if ever po, after 1 week or 1 month, so makitang may bukbok, so meron tayong service warranty po. So, ang mangyayari po doon, pupunta namin yung nagawa nating bahay kubo para ayusin yung problema. Ah, okay. So, yun ang maganda mga ka-viewers, meron service warranty kasi yung iba talaga, once na nakabayad na, wala nang pakialam kasi bayad na kami. Pero dito kay Sir Will Ed Bahay Kubo, ay i-assure po nila na yes, talagang aayusin po kung magkakaroon man po ng problema yung pinagawa ninyo. Pero gaya po na sinabi ni Sir Ed, meron pa rin silang tinatawag yes, na quality control. So, kumbaga, meron tayong after sales support. Ayun. Okay, Sir Will, baka meron na tayong mga viewers na interesado magpagawa sa inyo ng mga home service or on-site na modern bahay kubo. Saan po ba nila kayo pwedeng kontakin? Pwede nyo kaming kontakin sa aming Facebook page. So, pwede kayong mag-direct message sa amin doon. And pwede po kayo mag-inquire. So, ngayon, Sir Ed, meron tayong nakikita ditong modern bahay kubo. Pero since mga kabis, mahaba-haba na rin itong vlog, ito po ang next natin i-feature, itong another gawa po nila, which is napakaganda po. No? So, lahat po ng details yan, babanggitin ko po sa ating next vlog. Mahogany, exit door po yan. And ito naman po yung pinaka-main door niya. Sliding po yan na